show you how to start the emergency generator on board. No? This is our emergency generator. So we have two ways of starting this emergency generator. This is our engine. This is the emergency generator. And then, yan po yung control natin. So first, we will put this mode select to manual. This one. We will put on manual, no? Lagyan natin sa manual. Then, we'll go here. Una pong ways ng pag-start ng emergency generator is by battery starter, no? By using this battery. So, this one is on battery, then we will start. Okay? So, this is how to start. Come here. Come here, Mikey. So this one is on emergency mode. So we will put on local so that we are safe. It's emergency mode. So we will put on local. Just press enter right mode. Enter right mode. So you can see here that is local. So we will start by using this battery. Okay? Let's start, Mikey. Try this battery starter. So it's working. Now we go here. This is the manual type of the hydraulic. We'll use this hydraulic. So it is written here that we should have 135 bars. This one we have at least 135 bars. But just put on manual, then we will try this hydraulic starting. So 135 bars, then this lever should open. Hydraulic, we put back the local, just enter lift mode, enter lift mode. So now we are back on emergency mode, this emergency generator. So we use this hydraulic. It is manually refill, no? Kailangan po natin i-refill ulit ito for in case of emergency na hindi papasok yung electric natin. In case na hindi umandar yung electric, kailangan dito mamamanual natin ma-start yung emergency generator in case of blackout. Kailangan naka-ready dito. So, paano natin i-refill to? Kailangan bumbay natin uli. No? Pagkatapos natin gamitin, we should pump it again until 135. Come here, Mikey, so that you can see. Ayan, 135. We should maintain that one to 135, no? Kailangan lagay natin ng 135. Tapos pag nakalagay na yan dyan 135, ibalik natin to. Kasi ginawa natin, nagtesting lang tayo, pabalik natin to sa auto, no? In case na blackout, automatic siyang papasok. Yung hydraulic, ginagamit lang po kung in case na hindi siya mag-auto start, hindi siya mapapasok bigla, hindi siya mag-cut in, kailangan natin gamitin yung hydraulic. Ipapanda rin natin siya ng manual, saka natin ipasok doon sa supply ng main switchboard. Okay guys, yan lang po. Yan po ang two ways ng pag-start, no?
discuss natin kay Mikey uli, ipaparecap natin sa kanya paano ba yung natutunan niya how to start this emergency generator. Okay Mikey, paki-recap nga kung ano yung ginawa natin bago lang. Ano ba, ilang ways ba tayo mag-start ng emergency generator? So dito sa barko na to sir, yung ano natin, ways, dalawang ways lang. Okay. Yung pag-start ng emergency generator. Okay. Una, yung battery start. Okay. Manual natin. Tapos yung pangalawa, manual pa rin, hydraulic start. Okay. So how... before natin, patakbuhin yung emergency generator through okay. Battery and hydraulic. Ilagay muna natin itong mode select to manual. Okay, para hindi papasok doon sa... Para hindi siya papasok doon sa main switchboard okay, natin. Okay, okay. So, ayan guys. At least, sana may natutunan kayo sa aming discussion today. Yan po sa mga... Sana sa kabilang barko, ma-apply nyo ito kung pares tayo ng emergency generator. So, pero yung emergency generator kasi, halos magkaparehas naman yan. Dalawang ways lang yun sa pag-start. Through battery and through hydraulic. In case na hindi gumana yung battery, may last resort tayo yung hydraulic. Pag hindi naman darin hydraulic, wala na po tayo magagawa. Wala na tayong choice. Yan na yung pinaka last resort natin, yung paggamit ng hydraulic. Valve man yan o anong klase ng pagpa-start nyo, pero hydraulic pa rin yung nagpapa-start. No? Saka guys, dito makikita nyo, kailangan bago nyo iwanan yung pag-testing nyo ng emergency generator, naka-auto to, kailangan itong ilaw na to, itong ilaw na yan, kailangan naka-standby yan. No? I-check natin sa baba kung... Your name, Bruno and Mate. Kung yun ba ay naka-standby sa baba. Put down the label on my back. Sir Ruel, pasok. Mas better. Well. Sir, naka-standby na ba yung emergency generator? Roger, ilaw mo yun na standby. Wala na rin, naka-alarma pa rin. Okay, sir. Sige. Thank you, sir. Baka sa battery siguro kung ano, alarma yan dyan. Roger, sir. I-reset lang namin. Okay. Yan, guys. Naka-standby na rin doon. Hope you learned something from this vlog and hope to continue. Please like and subscribe to my channel, MG Lives Vlog. Thank you. Bye-bye. God bless.